Grabe ang sakripisyo ng ating mga OFW. Gayong kailangang umuwi ng Pilipinas, hindi nila magawa. Ito po ang inyong Bantay Kaso, hatid ng Pilipinas Online Bantay OCW mula po sa inyong Bantay OCW Foundation dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Minsan, wala nang mapagpipilian ang ating mga kababayan kundi ang magtiis kahit gustuhin pa man nila na umuwi ng bansa ngunit hindi nila magawa. Mula po sa Saudi Arabia, makakasama natin si Evelyn Gabiola at alamin natin kung ano ang problema ng ating kababayan at anong maitutulong ng ating Bantay OCW. Hi Evelyn, kumusta ka dyan? Ngayon po, medyo okay na po kasi po yung amo ko nag-ano na po siya na April 9 po ang flight ko po, ma'am, for po ng hapon dito. Ay, salamat naman. So, makaka-uwi ka na April 9. Hawak mo ng ticket mo? Wala pa po. Wala pa? Wala pa po, ma'am. Parang yun lang po ang sinabi niya sa akin kasi kinulit ko po siya. Kasi po nung time na September 10, namatay po yung anak ko. Sabi niya, papauwi niya po ako, ma'am. Ura-urada po, ma'am. Hingi po siya ng death certificate at saka yung ano po sa binayaran po doon. Eh ngayon, binigay ko na po lahat. Tapos pumunta pa nga po kami sa Polo Owa dito ng embassy. Tapos yun, hingi po sana po ako ng tulong para makauwi po kaagad ako, ma'am. Tapos sabi po ng embassy dito, responsible po ng amo ko na makauwi po ako, ma'am. Sila po ang bibili ng ticket ko. Yun po. Tapos yun, umuwi na po kami noon. Hindi na po kami nag-antay pa ng pangalawang interview doon sa Polo Embassy po, ma'am. Tapos yun, sabi ng amo ko, sige, ganito, nagpa-vaccine na po ako ng September 19. Mm-hmm. Tapos, pagdating ng October 10, nagpa-vaccine po ulit ako. Tapos sabi ng amo ko, sige, uwi daw ako. Tapos ngayon, ma'am, stress na po talaga ako, ma'am. Kasi nga, sa nangyari sa anak ko na ganun po nangyari, di ba? Nakita niyo naman po yung picture. May sinin po ako na picture. Oo. Anong ikinamatay ng anak mo? Sabi po, ma'am, yun COVID po, ma'am. Pero po, ma'am, nung pumunta po pala siya ng hospital noon, kasi po buntis po siya, ma'am, ng 7 months. Oo. 7 months po. So ngayon, ang nangyari po doon, ma'am, in-antigen lang po siya doon sa Leyte, sa isla po namin, tapos saka po siya trinabil sa Naval Hospital po. Tapos yun, after 5 days po, ma'am, hindi man lang ata yata chinik po yung baby or ewan ko po, ma'am, ano nangyari. Kasi nung time na April 9 po, nagkausap pa kami ng anak ko, ganitong oras po, ma'am, nakakatayo pa po siya. Tapos po dating po ng 1 o'clock po ng Pilipinas time, wala na siya, ma'am. Yun po, tapos binalot lang siya. Tapos yung mga nag-ano po sa kanya, ma'am, nag-aasikaso, nagdala ng oxygen, nakabalot po siya ng yung PPE. Oh. Tapos yung anak ko po na nagbabantay, wala man lang pong balot, samantalang lang siya, nakamas lang po, ma'am. So ang ikinamatay daw ng anak ko, COVID. Opo, yun COVID, po ang sabi. Ako, nakakalungkot na ba? Nakikiramay po kami. Salamat po, ma'am. Doon po sa niya, ma'am, sa death certificate, kasama din po yung naunang namatay po yung baby niya. Oh. Hindi man, ang gusto ko lang po sana kahit man ng isa po, ma'am, na naisip man lang po ba. Teka lang, nangyari ito September ng 2021. Yes, tama, ma'am. Last year. Pero kayo po, kailan kayo dumating dyan sa Saudi? July 27 po, 2018. 2018 pa kayo? Mula po noon, hindi pa kayo nakaka-uwi? Hindi pa po, ma'am. Kaya nga po, kasi po dapat nung December po, ma'am, kasal po niya nung December. Dapat pinapauwi niya na ako. Nagkataon din po na, di ba nag-pandemic po, ma'am, nung 2021 last year. Yeah. 2020. Kaya yun, opo, yun, hindi po ako nakauwi. Tapos yun, sabi ng amo ko, huwag ka munang umuwi kasi wala ka pang kapalit. Tapos alam niyo, ma'am, kaano niya rin po yung agency ko dyan. Pero sinasabi ko lang na bakit ayaw niyo pa akong pauwiin, emergency yung anak ko namatay. Sabi ko ganun, case daw mahal yung ticket, ma'am. Kaya hindi kayo binibilan. Kaya, yun, kasi mahal daw yung ticket. Pero po, di ba, nagharap na kayo sa ating Philippine Embassy doon?
Opo, ma'am, nagharap po kami doon. Tapos, yun nga po sinabi sa kanya ng ano, ng office po doon na responsible mong bumili yan ng ticket. Yun nga po, sinasabi po sa akin ng amo ko na hindi niya raw kaya. Kaya mag-antay-antay lang daw po ako ng yung bumaba po yung ano yung price po ng ticket, ma'am. Di ba po, 2018 pa kayo nandyan. E 2022 na. O mag-aapat na taon na kayo na walang uwian. Opo, ma'am. Pagkatapos kaya ngayon, wala pang sinasabi na pauuwiin kayo. Pero itong, nung kinulit mo na, di ba? Kinulit mo na lang siya. Opo, ma'am. Nagtalo po kami nung February 27 po, ma'am. Kasi sabi niya, end of February, ma'am, pauuwiin niya na ako, ma'am. Mm-hmm. Kaya yun talagang nakipag-ano ko sa kanya, sabi ko sa kanya, puro ka na lang promise, sabi ko sa kanya. Kung ikaw yung nasa kalagayan ko, sabi ko, anong magiging feelings mo, yung anak mo namatay, sabi ko ganun sa kanya, ma'am. Tapos sabi niya, alam mo, ma'am, ang sabi niya pa sa akin, bakit ako ba ang pumatay sa anak mo? Sabi ba naman yan sa akin? Tapos sabi ko, hindi, ma'am, ini-explain ko lang, ma'am, kung ikaw yung nasa kalagayan ko, kung ikaw yung sa situation ko ba, ma'am, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, bakit gusto mo rin ba mamatay yung anak ko? Sabi ba naman niya sa akin, ma'am? Alam mo, ang ginawa ko nun, ma'am, talagang inano ko talaga siya, pinus ko talaga, ma'am. Sabi ko, ma'am, ini-explain ko lang sa'yo kung anong feelings mo, kung yung anak mo na ganyan din. Ako, nasa malayo ako, ma'am. Gusto ko nang umuwi, ayaw mo kong pauwiin. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, humingi rin ako ng tulong sa'yo na makauwi para makasama ko yung anak ko. Inilibing po siya, ma'am, wala po talagang nakaano sa kanya kasi yung mother at saka father ko po, ma'am, naka-quarantine po siya sila sa bahay po, ma'am. Nakakalungkot naman yun. Pero nung namatay nga yung anak mo, sabi pa niya, pauwiin ka niya, hindi naman niya tinupad. Opo, hindi po tinupad hanggang ngayon po. Pero nung time po nung nagtaway nga po kami nung ano, nagtalo po talaga kami, umiiyak na po talaga ako. Lahat sila po nandiyan yan, sila sa baba. Naririnig po nila lahat. Kasi siyam po sila lahat dito, mami. Ako lang mag-isa. Oh, napakarami. Buong pandemic. Tatlo. Lahat sila nandyan sa loob ng bahay. Lahat sila pinaglilingkuran mo. Opo, ma'am. Tinitiis ko lang po, ma'am. Trabaho mo lahat. Gano'n ba kalaki yung bahay? Opo. Hanggang tatlong palapag po, ma'am. Ilang mga kwarto? Lima. Lima yung kwarto sa second floor. Tapos dun sa baba, malaki po, ma'am. Kung pwede ko nga lang i-ano, malaki po talaga, ma'am. So lahat yun, nililinis po ninyo, okay. Lahat ng trabaho sa inyo? Opo, laba, luto, lantya, mag-alaga pa sa bata. Grabe. Paano nyo kinaya yon? Anong oras na kayo natutulog at anong oras kayo gumigising? Gumigising po ako ng alas 5 kasi alas 5:30 po may pasok po yung mga alaga po, ma'am. Pinaghanda ko sila ng almusal. Tapos, ano, minsan alas 9 o alas 10 matapos ang trabaho ko, ma'am. O, anong oras ang tulog nyo? Walang day off yan, ha? Wala po, ma'am. Minsan po, abot pa ng alas 11. Pag hindi po makatulog, minsan abot pa ng alauna. Tapos gigising po mga alas 5. Kasi magpe-prepare din po ako ng sarili ko, ma'am. Kumusta naman po ang pagkain ninyo? Kung ano po yung pagkain ng amo ko, gano'n din po sa akin. Hindi naman po tira-tira. Pero hindi kanila kasabay sa pagkain? Mauuna muna sila? Hindi po, ma'am. Opo. Pag na kumain na po sila, saka na rin po ako kakain. Pag nagugutom ka na, hindi ka pwedeng mauna? Eh, syempre, pagod na pagod ka? Ay, hindi po. Bali, ang ginagawa ko, pag may kunting ano dyan, tumitimo po ako para mawala lang po yung gutom. May mga bahay sa Saudi, 1 meal a day lang daw sila. At kung ano lang yung tira-tira ng amo. At least, dyan sa bahay na yan, hindi ganon. Hindi naman po, ma'am. Awa ng Diyos. Mabait naman po sila kahit po marami. Yun lang po talaga ma'am ang problema ko. Yung gusto ko na po talagang umuwi. Mm-hmm. Pero awa ng Diyos po ma'am, ito ngayon, itong April 9 po, sabi sa akin, tuloy na po ma'am. Naku, salamat naman. Mm-hmm. Talagang aabangan namin yung pag-uwi mo yan. Na dapat April 9 nandito ka na sa Pilipinas. Sinuwesuelduhan kayo buong panahon na nag-e-extend sila sa inyo. Opo, ma'am. Okay naman po sa sahod. Ano lang po, bali, 5 days lang po ang delay minsan. Okay. Kompleto, ha? Kompleto. Opo, kompleto naman po. Mm-hmm. Opo. Okay, kasi kung hindi pa po kayo makakauwi, abay, talagang yan ang po problemahin sana natin. Pero ngayon, na alam namin na may pangako na at may petsa na, abay, di aabangan ko na labang yung pagdating mo ng Pilipinas. Excited ka na? Opo, ma'am. Excited na po talaga, ma'am. Kahit nga po yung pamilya po, tanong ng tanong. Mm-hmm. Kaya sinasabi ko rin po sa amo ko na, sige na ma'am, sabi ko, gusto ko na talaga umuwi. Hindi ko lang masabi, pagod na ako.
ipinapakita ko pa rin sa kanila na kaya ko pa yung trabaho. Kahit hindi na kaya, ma'am. Tinitiis ko lang po talaga, ma'am. Grabe. Pero ang katotohanan, nasa iyo ang lahat ng karapatan na umuwi. Dahil tapos na naman yung kontrata mo. Yun nga po, ma'am. Pero antayin ko po talaga ngayon, April 9 po. Yun po ang promise sa akin. Taga saan po kayo dito sa Pilipinas? Sa Leyte po, ma'am. Maripipi, Biliran Island. Sa Biliran. Ito po ba yung first time na pag-a-abroad din yun? Hindi po, ma'am. Bali, galing po ako ng Kuwait at saka Dubai. Ilan taong kayo ron? First time ko po nag-ano sa Dubai, 2 years and 2 months. Tapos nag-Kuwait po ako, 3 years po ako sa Kuwait. Isa lang po yung amo ko. Tapos dito na po. Bakit kayo lumipat ng Saudi? Kasi po, ma'am, tapos na yung kontrata ko din dun sa Kuwait po. Hindi pa pwedeng, pag okay naman, dun ka rin babalik, same employer, hindi pwede yun. Hindi ko rin po inano kasi sabi ko magpapahinga ako tapos yun, hindi pa rin pala kasi kailangan pa rin kasi may tatlo pa po akong nag-aaral sa high school. Mm-hmm. Ah, ibig niyo po sabihin after Kuwait, hindi na muna kayo nag-abroad? Ano pa rin po ako, 3 months lang po ako nagpahinga po, tapos dito naman po. At ito ang first time mo sa Saudi, na 4 na taon ka na? Opo. Okay, kabisado niyo naman syempre yung kontrata ninyo, lahat yun nasunod. Hindi ba, kasi may nakausap ako na pag may nasira silang gamit, binabawas daw nung amo sa sweldo, yan hindi naman ginagawa sa'yo. Hindi naman po, ma'am. Mabait naman po yung amo ko. Sila po, ma'am, mabait naman po. Yun lang po talaga. Kasi nga po, nung una po dating ko dito, sinisigaw-sigawan ako kasi syempre hindi ko pa kabisado yung ano. So ngayon na nung kabisado ko na po lahat, alam, hindi na nila ako kailangan pang utusan lahat na gagawa ko naman po. Kaya yun, pumabait sila sa akin. Ang isang problema nyo kasi dyan, hindi kayo magkaintindihan. Hirap din sila mag-English, di po ba? Opo, pero yung amo ko po, na babae, marunong. Po siya mag-English. Okay. Pero hindi ka na nag-aral ng Arabic? Hindi na po, ma'am, kasi natuto na rin po ako ng mag-Arabic. Yung importante nila pong nasalita. Mm-hmm. Yung mga gamit nila sa salitang Arabic na natutunan ko rin po, ma'am. Yung mga bata, mababait kaya naman, mga anong edad? Ang bunso po kasi, ano lang, dumating ako dito 1 taon kalahati lang. So, ngayon, mas matatangkad pa po sa akin yung panganay na tatlo. Baling sunod-sunod. Ay, di parang lumaki sa'yo yung bunso. Parang ikaw nanay noon. Opo, sabi niya nga sa akin, huwag daw akong uuwi. Inaano niya ako. Uwi ako kasi may anak ako. Oo. Sige na nga, sabi niya sa akin. Mabait naman po yung bunso. Hindi po kaya ng iba na. Kasi may naanahan po ako sa Kuwait po, ma'am. Yung iba doon na bata. Mga salbahe ng dudura. Mm-hmm. Kaya din po ako nag-ano rin po dito. Kasi yung mga bata, mababait po. Ano sila yung respetado po. Talagang inaano po sila ng mga magulang nila, ma'am. Mm-hmm. Super bait. At malaki po ang impluensya ninyo sa mga batang ito. Opo, talagang doon po ako na ano kasi kung ano ang trato ng pamilya nila, talagang ano, pinakita din po nila sa akin yung paano ko sila minahal, tapos minahal din po ako ng mga alaga ko dito, ma'am. Buti po hindi rin naman nagseseros sa inyo si madam, kasi may mga nanay ganun eh, pag mas malapit yung anak nila, di po ba sa mga kasama sa bahay, na nagseseros yung nanay o yung tatay? Hindi naman po. Natutuwa nga po sila eh. Natutuwa nga po, ma'am. Itinuring ko rin daw po na pamilya yung mga anak niya. Sabi ng amo ko. Kaya ka pala ayaw pa uwiin. Yan din yung ang hindi magandang balita dyan. Pag magaling, nagustong gusto ka ng amo, hindi talaga pinapauwi. O yun nga po, ma'am. Kasi sabi nga sa akin eh, pag uwi daw, dapat daw may kapalit daw. Hanapan ko daw po sila ng kapalit, yung kagaya ko rin po. Sabi ko na lang po, wala po akong maano kasi yung mga kaibigan ko po nagsipagpunta na rin sa ibang lugar, sabi ko sa kanila. Pero ngayon po, may darating kang kapalit? Wala pa po, inayawan po nila. Ay, mahihirapan nga sila pag umalis ka na. Eh, syempre, kailangan mo rin naman umuwi. Evelyn, I'm sure nanunood sa iyo ang pamilya mo. Sige nga, ano sasabihin mo sa kanila? Hello, Nay, Tay. Andito po ako ngayon kay Susan K po. So, makaka-uwi na po ako ng April 9. Sana po tuloy na po ito, Nay, Tay. Tsaka namimiss ko na rin po kayo. Tsaka nagpa-ano po ako kay Ma'am Susan K. Akala ko po kasi hindi ako makaka-uwi nitong April 9. So, kaya po nung time na
stress na stress ako nung time na may nakita po akong sa YouTube na si Ana. Ano po ba yun? Sabi ko, first time ko po nakapanood nun. Sabi ko, kaya ako nang tulong dito kay Ma'am Susan Kit. Tapos yun po, in-screenshot ko siya para makahingi ako nang tulong. Tapos nung mga nakarang araw din po, kinulit ko nang kinulit yung amo ko. Kasi nga po, humingi na po ako ng tulong sa inyo, ma'am, kung talagang papauwin po ba ako nila or hindi. Kasi kung hindi, talagang ipapaano ko talaga yung agency ko po sa Pilipinas, pati itong amo ko. So ngayon, awa ng Diyos po, Nay, ito na po. Sana tuloy na po ito. Makauwi na po ako ngayong April 9 po. Ayan, si Evelyn Gabiola, mga kaibigan ng ating kabayan na nasa Saudi Arabia. Magandang balita dahil papauwi na siya at aabangan natin siya dito po sa Pilipinas. At syempre sa ating mga kababayan na dumaranas din ang katulad na karanasan ni Evelyn, lakasan po ninyo ang loob ninyo na kausapin ang inyong mga employer dahil ang katotohanan nasa inyo na ang lahat ng karapatan na umuwi dahil tapos na po ang inyong mga kontrata. Ito ang inyong Bantay Kaso, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.